Good morning mga ka-YouTube. Isang mapagpalang araw po ng Sabado sa inyong lahat. At ngayon po ay welcome po kayo sa Eric's Vlog. Kung kayo po ay bago rito sa aking YouTube channel, ay mangyari lang po mag-subscribe po kayo para updated po kayo sa aking mga i-upload na video. So yun nga po, ilang araw na akong hindi nakapag-vlog, no? So ito, mag-vlog ko lang po itong mga bali-balita, no? So makikita nyo po sa aking background ay nandito po tayo sa Balayan Bay. Yan. So low tide po ngayon kaya medyo mabato po itong lugar na to. Yun, doon po yung banda, yung mga kalatagan, balayan. So, nandito po ako sa aking lugar po dito sa Batangas, sa isang bayan po. So yun nga po, pag-usapan po natin ng balita ngayon ay yung mga problema sa pandemya. Itong paglala ng mga kaso ng COVID-19 ay nakaka-alarma. At magtutulak ito sa mga paghihigpit sa mga lugar-lugar, hindi lang sa Metro Manila, pati sa mga probinsya. Ang alam ko, bukas ay umpisa na naman ng checkpoint o lockdown. So yung mga kandidato po, pag-usapan natin yung mga action po nila ngayong sa gitna ng pandemya ay lumalala. Ano po ba yung mga posisyon nila? Ano ba yung ginagawa nilang aksyon? So isa-isahin po natin dito sa ayon po sa balita. Itong si Ping Lacson, wala naman po nabanggit na aksyon na sa kabila po ng pandemyang ito. Wala po siyang nababanggit dun sa kanyang, o wala nang nababalita po. Ganon din po si Senator Manny Pacquiao. Wala rin pong nababalitang aksyon na tungkol po sa COVID-19 na paglala nga po nito. Pero itong si Lenny Robredo po ay balita po sa pahayagan na patuloy ang bayanihan o ikonsulta at muling binuksan yung swab cab. So yun po. At doon naman po sa party ni BBM ay ang ginawa po niya, ipinaalala lang po yung alert level na yun nga, alert level 3 na tayo. So yun po, pinaalala sa mga tao. At namahagi ng face mask. So yan po yung mga aksyon ng ibang presidential. So sa panig naman po ni Isko Moreno, basahin po natin kung ano po yung mga ginawa niya. Una po dito ay ipinatigil niya po muna yung listening tours o yung pag-iikot sa mga probinsya para kausapin po yung mga tao. Yun. At ang tutukan daw po ay mga tao. So pangalawa pong ginagawa ni Isko Moreno ay agad niyang ininspeksyon yung hospital ng Manila at saka yung Manila COVID field hospital. Tapos inihanda rin niya yung mga libreng gamot, yung mga antigen kits at mga swab. Pati rin po yung mga oxygen tanks, yun po yung mga inihanda niya. So panglima naman na ginawa ni Isko Moreno ay naghanda po siya ng mga gamot ng molnupiravir at tocilizumab, yon, para po sa panggamot sa mga severe case po ng COVID-19. At tuloy-tuloy pa rin po ang first, second dose at booster doon po sa Manila, kahit po taga saan kayo, para open po sa lahat. At ang ikawalo po ay yung booster shot sa mga delivery workers at mga katulad po yung gaya ng mga angkas, grab at lalamove driver. So yan po ang aksyon na ginagawa ni Isko Moreno. Walo. Kung titingnan niyo po dito masusukat ang kung paano po rumisponde ang isang kandidato ng presidential sa mga suliranin na kinakaharap. At dito po makikita na talagang umaaksyon po ang ating idol na si Yorme Isko Moreno. Kaya napakalaking bagay po ang kanyang ginagawa sa pagtugon po sa pandemya. Kaya dito po makikita natin kung sino talaga ang karapat dapat maging pangulo sa susunod na administrasyon. So magandang umaga po sa inyong lahat and good morning.